hinain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay na ko niya inirang tawang ilingatan at indakilain at sandahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapagpamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na pagmaglingkuran. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dako'y manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinutulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya naman ako, ang pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginagawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinutulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpapalain sila, ingatan mo poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain, sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinutulungan. Magsitayo na po tayong lahat. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y nagtungo at pumasok ng Kapernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa binggit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang mga matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na pumunta at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, bika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinagsabi ng ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsilita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas at pinuno at may nasasakupan din po ako ng mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin,
gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa napakamakapal na taong sumusunod sa kanya. Sabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, ang ating pangunahing tauhan po ng ating ebanghelyo ay isang kapitan ng militar noong panahon ni Jesus. Ano po? Kapitan. Sa Ingles ang tawag centurion. Meron siya nasasakupan na isang daang kawal. Sa bandang dulo po ng ating ebanghelyo ay sinabi po ni Jesus, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Namangha po si Jesus, mga kapatid, sa laki ng pananampalataya ng kapitang ito. Ano nga po ba ang nakita ni Jesus? At ano nga po bang mga aral na mahuhugot po natin dito sa katauhan ng kapitang ito? Una sa lahat, kapatid, ang kapitang ito ay hindi natin may pagkakaila makatao. Saan po dyan ang pagiging makatao niya? Ayan, halata naman po. May aliping maulubha ang sakit at naghihingalo. Nasa binggit ng kamatayan. At sinasabi po sa ating ebanghelyo, mahal niya ang kanyang alipin. Alam niyo po, nung panahon ni Jesus, ang alipin po ay tinatawag natin second class citizens. Hindi gaanong pinahalagahan. Pero kakaiba ang kapitan na ito. Kasi mahal niya ang kanyang alipin. Kaya nga po, siya ay gumawa ng paraan para ito'y gumaling at maibalik ang kanyang kalusugan. Ito yung unang maganda nating aral na mapulot, mga kapatid. Kasi sa ating modernong panahon, wala na pong alipin. Meron po tayong mga kasambahay, katulong, pero hindi po sila alipin. O kahit naman tayong medyo may pinamamahalaang mga institusyon o departamento, meron tayong mga tinatawag natin mga staff, empleyado, na nasa ating poder. Siguro, matutunan natin ang pagiging makatao sa kapitang ito. Pag sinabi po natin kasambahay o kaya katulong, alam nyo po, parang negatibo ang pagtingin natin at sa katulong, pero pag inintindi natin katulong, ibig sabihin, kaakibat, kasangga, may halaga. Bakit po? Kasi kahit naman po tayo may mga mataas po ang medyo narating na pinag-aralan, hindi naman po lahat ay alam natin gawin sa buhay. Aminin po natin, ano po, may mga bagay sa buhay na hindi natin alam gawin. Ayan. Isa pa, kahit naman po alam natin gawin, sa dami po ng ating inaatupag at responsibilidad sa buhay, hindi naman po natin lahat pwedeng gawin. Kaya may mga taong ating katambal, kasangga sa buhay. Isa na doon, katulong o kaya empleyado na dapat, ano po, mataas ang pagtingin natin sa kanila. May paggalang tayo sa kanila. Ano po, pinangangalagaan natin ang kanilang kapakanan sapagkat may mga bagay na hindi natin alam gawin pero alam nilang gawin. May mga bagay na hindi na natin magawa pero ginagawa nila. Pag naalis sila sa ating poder, ibig sabihin may mga aspeto sa ating buhay na hindi magagawa
at hindi natin kayang gawin. Kaya napakaganda na mangha si Jesus sa kapitan na ito, may pananampalataya siya. Malaki ang kanyang pananalig. At sa kanyang malaking pananalig, isa doon ang pagpapahalaga sa kapwa, lalo't higit yaong mga nakabababa ang katayuan sa ating pamayanan, sa ating lipunan. At hindi lamang po yung mga nakabababa sa lipunan ang mahal ng kapitang ito, sapagkat sabi ng mga kapwa Hudyo ni Jesus na lumapit sa kanya, ay kung maaari po sana'y tulungan ninyo siya dahil mabuti siyang tao. Ayan naman pala eh. Pag may pananampalataya, dapat sana mabuting tao. Ano po? Mahal niya tayong mga Hudyo. Mahal niya ang hindi niya kababayan. Hentil kasi ito eh, hindi Hudyo. Mahal niya tayong mga Hudyo at ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga o simbahan. Nakita niyo po yan. Kaya makatao. Hindi nagtatangi kababayan o hindi. Mahal niya, pinaglilingkuran, binibigyan ng kayang ibigay. Kaya unang palatandaan ng pananampalataya ay yung pagmamahal, pagpapahalaga sa kapwa, mataas man o mababa ang katayuan sa ating lipunan. Pangalawa, ay merong kababaang loob, mga kapatid, ang kapitang ito. Lubos na kababaang loob. Nagpasugo lamang siya sa mga Hudyo na pagalingin ang kanyang alipin. Nagpasugo kay Jesus. Nagpasugo siya hindi dahil sa busy siya. Nagpasugo siya hindi dahil sa mataas siya at hindi niya gagawin yon ang mababang gawain ang lumapit kay Jesus, kundi kabaliktaran, mga kapatid. Sapagkat alam niya na hindi siya karapat-dapat makisalamuha bilang hintil, hindi siya karapat-dapat makisalamuha sa Hudyo, katulad ni Jesus, lalo't higit guro, sapagkat tinatagurian silang espiritual na marumi. At kapag ka nakisalamuha sa kanila ang mga Hudyo katulad ni Jesus, magiging espiritual din na marumi ang makikisalamuha sa kanila. Kaya bilang pangangalaga sa dangal at espiritual na sabihin natin ano po, katayuan ni Jesus, ayaw niya na maging sanhi ng pagiging ritually impure ni Jesus. Yan po ang dahilan kung bakit nagpasugo lamang siya. Guro, huwag na po kayong magpagod pa. Hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Hindi na rin po ako karapat dapat na humarap sa iyo. Yan, kababaang loob. Kababaang loob. Hindi karapat dapat. Kapag tayo'y pinaglingkuran ng ibang tao, paminsan-minsan, tingnan din po natin ang ating mga sarili. Ako nga ba'y karapat-dapat paglingkuran ng aking kapwa? Kung ano mang kabutihan. Minsan po, ginagawan tayo ng kabutihan ng ating kapwa at tuwang-tuwa po tayo. Pero paminsan-minsan, tingnan din po natin kasi hindi lahat ng pagkakataon tayo'y karapat-dapat bigyan ng pabor, hindi karapat-dapat bigyan ng pag-ukulan ng panahon ng ating kapwa, pero andyan sila, ano po, higit sa lahat. Pag tayo'y lumalapit sa poong si Jesus Nazareno, ibinibigay po ang grasya ang ating hinihiling. At kapag tayo'y nakatanggap ng anumang grasya, sa anumang uring grasya na ipinagkakaloob ni Jesus Nazareno, sa mamagitan din ng ating kapwa, sabihin po natin sa ating sarili, hindi ako karapat-dapat, subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos, may grasyang dumadaloy sa akin. Higit sa lahat, sabihin lamang po ninyo, ay gagaling na
ang aking alipin. Hindi lamang sa nandun yung kababaang loob at pag-ako na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, kundi andun din ang kanyang pananalig na kahit sa salita lamang ni Kristo ay gagaling na ang kanyang alipin. Salita lamang, sapat na. Hindi kinakailangan na makita, hindi kinakailangan na mahawakan, hindi na kinakailangan na kahit malapitan man lamang ni Jesus, hindi na kailangan para sa kanya, sa kapitang ito, sapat na ang sabihin lamang ni Jesus. Gagaling na ang kanyang alipin. Kaya namangha si Jesus, mga kapatid, namangha. Ulitin ko pong sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Ito pong sinabi ni ng kapitan, mga kapatid, na hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo sa aking batahanan, ay ito'y isinama sa ating banal na misa. At ito po yung ating dinarasal at binabanggit bago po tayo tumanggap ng banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo na mismo, hindi isang katulong, kundi tayo. Mga kapatid, sigurado po ako, imposible pong maisama ang ating salitang binitib, anumang salita nating bibitiwan sa buong buhay natin, imposibleng maisama sa banal na misa. Pero hindi po posible, at napaka-posible po na matutunan natin ang aral na mahuhugot natin sa buhay nitong kapitan sa ating ebanghelyo. Ano po yon? Mapagmahal sa kapwa, lalo tigit yung mababa ang katayuan sa lipunan. Pangalawa, hindi lamang sa yung mababang katayuan sa lipunan, pangangalaga sa kapwa ay hindi nagtatangi at ibinigay ang kanyang kayang ibigay kahit naman hindi niya kababayan. Hindi nagtatangi. Yan ang pagmamahal sa kapwa. At pangatlo, andun yung kababaang loob. Nakikita niyang kanyang sarili na anumang kanyang matatanggap galing kay Jesus ay hindi siya karapat-dapat. Ganon din po sana tayo. May dapat kababaang loob. Kung bakit may road range, bakit may kayabangan, ay ito'y kadahilanan na napakataas po ang pagtingin sa sarili. At panghuli, dapat lahat tayo andoon, kumakapit, nananalig na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, makapangyayari sa anumang pagpapagaling na ating kinakailangan, lalo't higit, kagalingan hindi lamang pisikal, kagalingan emosyonal, at lalo't higit kagalingang espiritual. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng sa sentoryon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating pong tugon, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman, saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo. Panginoon,
Basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat, ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat, ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at punlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo, ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikong bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Maharabirhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ni San Juan Bautista at lang lahat na kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang may kababaang loob at lubos na pananalig, lumapit tayo sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan
sa banal na piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwan namin ang umiral
kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangakaw nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,